Kasi mo itong unod niya. Sa likod. Muro, bisa nag-isang balik, pero masibog sa gumay ba? Bisa kasibog na. Lom, raba, no? Lom? Ang, yung tumong, hindi agad pasulod. Kining kawya. So, kaning kawya ni? Na, mata po do. Namaro ko do. May gamay na mata. May iba pa pa. Gito gito. No. May iba ba pa. Heart na? Hmm? Heart. Heart na? Ubus na. Ito kini gito. O manita dang pala, no? Silan mata gito. Laro hawit kayo na. Pasaka sila. Aul man pre. So ang aul magkuan man siya magluko or mana? Magluko pero dakong kahoy. Mm. Di naman ang kani mo man kahoy ang dako niya. Sa unang man nga panahon. Ano nga kahoy ang gikuan nan? Kini ning dako. Kay unta ni ulah na ni. Mas dako ni, dako mas gulang ni. Pildo. Sumat ka dito sulod. So guys, mana yang mau sign guys oh. Bato. Puro bulag siya. Ting sa taas. Kahoy mga paano ba? Southeast. Kahoy kakalang kahoy na ba? Mga... So mana yung sign? Sa gilid yan. Yan dito na kung kahoy yan oh. Owl siya. Murag ka lang yung sign. Owl. So nasa pointer pa baba. So kahoy. So may kahoy siya. Malakra ang kahoy. Tumba. So dito under. Tapal. Silang ka. Tapal siya, tapal. So, si Sobos ni Hul. So, put pa sabot niya. Diri andir nan. Andir si diri. Andir sa punuan sa dakong kahoy. So, diri dapat magkukay. So, may deposito. Layo. Layo maging nagpanuli. Iko magkukay sa una pa. Magkukay sa nga. Matag yapon pero kini ang perfect pero tapal siya tapal na kasi naigib abis guys so tingnan natin tanggalin natin to so guys nawiyan po ng ating video na pinakita natin kanina yung napanood nyo ng video yun po ang ating site na sobrang layo na pinuntahan namin so doon po kami natulog doon sa lupa na yon kasi yung customer is gusto niya na hanapin talaga yung box na nakita niya dati so hindi po talaga nahanap namin ang box pero hindi ko alam ng lupa doon kung alin lupa doon kasi sobrang talagang tirik ng bundok talagang sobrang ano so
hinahanap namin. So talagang pinaghahanap namin yung box na sinasabi niya na talagang nakahanday sa lupa, parang upuan siya pero simento siya. So simento po yung hinahanap namin na box na talaga. So yun po ang hinahanap namin kahapon mula nung Linggo at saka kaninang umaga. So hinahanap namin, so nahanap po namin, hindi namin nahanap ang box pero nahanap namin yung pagalinggo, Linggo ng hapon, hindi namin nahanap yung box pero nahanap po namin yung mother code, yung tinatawag natin na stone map. So yung stone map, ito sa baba yan, yan pinakita ko sa inyo, yun yan, yan po ang stone map. So yung stone map, yan ang sinusundan ko, ginagamitan ko ng kumpas. So hindi kasi hindi kasi tayo nag-speak na mayroon tayong i-detect doon na gamit. So hinahanap lang natin gamit yung kumpas. So hinagamit lang yung kumpas kasi hindi pwede tayo magdala ng mga maraming gamit doon kasi na delikado po yung area. Napaka delikado talaga yung site na doon kasi marami pong taga-bundok doon. So hindi namin nagdala tayo ng mga gamit doon. So dala na tayong kumpas at isang gamit lang. So mamaya mayroon akong share sa inyo na ipapakita natin na para naman sa kunting kaalaman din sa iba, lalo na sa nanood ng ating video, di ba? So mayroon tayong ipapakita maya. So mula nung stone map, hinanap namin yung mother code talaga, yung map talaga doon sa sapa na pinapakita ko sa picture sa inyo. Kinumpas ko niya pabuntang east, talagang sigurado ako na doon talaga yung box na nakasabisay pa, nakalutaw na sa lupa. Bagbagin na lang yung undas pa talaga na hindi ka namukukay, bagbagin mo na lang sa loob ng bato. So kinumpas ko siya papuntang south. So pagpunta namin south, yung video na yan nakita nyo yung mata yung parang tarsier yan eh. So yung tarsier na yan, yun po ang nakita ko sa south. So punta kami north, so hindi ako nakapunta ng north kasi pag papunta kami sa north, mahirap pasukin yung gubat kasi baka mayroong mga ahas doon. So nakakatakot. So, at saka north, pinuntahan namin, wala sa north. So sa east na lang. So para pagkalunis, puntahan namin. So yung pinakita ko sa inyo, i-share ko mamaya yung kunting ding kalaman sa inyo. So pagbalbag doon, nung binasag namin yung mata, kasi yung mata talaga guys, pero yung kahoy, nakatakip doon sa mata. Kung nakatayo pa yung kahoy na natumba, kung nakatayo pa yun, hindi yung makita yung mata ng tarsier na yan kasi talagang dyan sa ilalim ng kahoy. So pagkatumba ng kahoy, dyan na lumabas yung mata niya, yung dalawang mata na naging sign. So yung isang mata niya is guhit lang. So nakita nyo yan, guhit lang siya. So yung isa talaga is bilog na bilog, pinapasukan niya ng simento sa loob, hanggang loob-looban ng bato. So pinasukan niya ng simento sa loob ng bato. Simento talaga to. So, yung butas, makikita mo talaga na may simento kasi hindi siya dumidikit sa gilid. Simento nyo talaga. So makita mo yan sa video nung una na simento papasok talaga sa loob. So may giveaways doon. So napakasuwerte ng customer doon pag nakuha namin yung giveaways. So share lang natin yung video. So hindi na tayo ipapakita lahat. So share lang natin yung mga kunting aral din sa iba na papakita tayo ng semento. So unang semento na binalbag namin, yung sa dapit sa yung mata niya, ito po yung semento. Yan. Makinang-kinang po yung semento. Tingnan mo parang hindi siya semento. Nung una tingnan, hindi talaga parang semento siya. Yan. So, pero mayroon siyang seal. Yan. Seal po yan. Yan. Nakatikit na yan. Yan. Seal yan. So pagdating sa mga malapit ng 1 feet, ito na po yung simento. So malalaman mo talaga pag simento guys. So ito tandaan natin sa lahat ng nagbabasag ng mga simento. Hindi po lahat nakatingin tayo is bato lang yan. So mautak talaga yung mga hapon. So ang ginamit nila para hindi yung makita yung simento, inunan lang yung bato. Nilagyan lang ng simento, tinapala ng bato para magmukhang bato. Pag tiniltil mo, bato talaga. Pero yung likod na yan,
Yan po ang siminto. So ito papakita ko sa inyo na marami talang shell yan. Ang daming shell guys. Yan. Yan o. Ang daming shell. Basag na shell. Ang dami. Sobrang dami yan. So marami pa doon. Yan o. Ang mga basag na shell. Kulay pink yan pag umaga. So gabi hindi siya masyadong makita pag gabi na kulay pink. So kulay pink po ito. Yan. Hindi lang masyadong makita kasi gabi siya. Yan. Ang daming shell talaga. Binasag namin papunta sa loob. So papuntang giveaways po siya. So yun lang po ang ipapakita nating video guys, na kunting aral lang sa iba na hindi lahat ng sign is malayo yung deposito. So hanapin mo lang kung maraming talagang halimbawa sign, sa isang sign na yan mayroon talagang giveaways. So yun lang ang mapapakita ko talaga sa inyo na gawin nyo yan. So ganito ang taktika talaga nila. So kunting idea sa inyo, nagbabasag dyan. Ito ang mata. Halimbawa kung itong bato, binasag nila yan. Binasag. Pag binasag nila yan, dito po sa loob ang siminto. Yung tinakip nila dyan is bato talaga. Bato ang tinakip. Pag natanggal mo yan, makita mo ng siminto sa loob. So yun po ang kunting idea may bigay ko sa inyo. Kaya yung iba, pag til-til na yan, yung binabasag, is tingin nila is bato talaga. Bato siya. Pero malalaman mo siya kung hindi siya bata, hindi siya magkapareha, kasi yung bato na nilalagyan, iba po yung texture kaysa tinapal nila, yung tinapal niyo. Yan. Yan. Yan po tinapal niya. May malalaman mo kasi kumikintab yung tinapal niya na bato. Sobrang tigas na tinapal nila. So mahirapan ka talaga. So yung texture din sa kabila ng bato is iba rin yung texture ng bato na tinibag mo. So ito po rin yung bato na ano, na tinapal nila. So pagdating ng abot ng mga 3 feet to 4 feet ng inches pala. Pagdating ng 2 to 3 inches ang lumabas, siminto na siya. Yan. Kita nyo mga shell. Pink-pink po yan pag-araw. So, nakikita nyo na kung anong kakaibahan talaga. So, kunti kalaman lang talaga sa iba na hindi lahat ng nakatapal is puro cement yan. Nilalagyan talaga nila ng bato na malapad para maging mukhang bato. So, yung sign na yon hindi talaga makikita kahit kung siguro kung hindi natutumba yung kahoy. At kung buhay pa yung kahoy, hindi talaga makita yung sign, kasi yung sign talaga is pasok talaga sa loob ng ano, loob talaga ng kahoy. So hindi mo talaga siya makikita kasi nandyan sa loob ng kahoy siya. So pag hindi yan matumba ang kahoy, so hindi mo siya makikita. So yung sign na yon, pagkatumba ng kahoy, is star seal po, yung dalawang matang bilog na talaga. So mayroon siyang tinitingnan dun sa taas. So pinuntahan namin doon, doon ang box nakalagay, yung box malaki sa taas, yung parang upuan siya kwadrado, tapos may mayroong parang lamisa. So mayroon siyang poste kwadrado laki, so umaabot ng 1 meter yung poste niya, 1 meter by 1 meter. Tapos yung lamisa niya is parang meter yung sa baba na, diba itong kwadrado. So sa baba niya is yung box niya is 1 meter by 1 meter. So sobrang kinis po, hindi po siya ano, rough. Makinis po siya, parang sa bahay pa, parang nag-finishing, parang finishing po siya. Sobrang kinis po talaga, hindi siya rough talaga yung siminto. So mayroon talaga ganoon. So magkunting ingat lang sa pagbasag kasi mayroon talaga mga poison. So kunting ingat lang talaga sa pagbabasag ng mga lalo na pag-box. So shout out sa ating mga customer dyan, dyan sa Misamis Oriental, Occidental at Cotabato. So Davao, Tagum City, Nobiscayo, Bisaya, Cebu, Manila at saka marami tayong tambak na kasi hindi tayo nakauwi kahapon. Kahapon tambak tayo hanggang ngayon. So shout out pala nating isang customer dyan sa Ipugao City. So sir, ito masasabi ko sa inyo sir, kung hindi mo yan mapagana sir, wala tayong magagawa. So alam ko baguhan ka at hindi ka marunong gumamit ng locator. So yan ang naging problema sa lahat sir. So
sa ibang mga customer ko, parang ikaw lang ata hindi marunong gumamit, sir. So pagigihan mo yan, hindi ibig sabihin na tumuturo, ikskuha agad. Tingnan mo kung ilang buwan ang lumipas bago ako nakaditik ng bago. Matagal. Hindi ibig sabihin, sir, na 2 buwan, 3 buwan, makukuha mo na agad. Hindi ka ganun kadali ang pag-treasure. Oo nga, may gumamit ka, mahanap mo yung tamang dig site. Ang tanong, makukuha mo ba agad? Hindi ganun kadali na makukuha mo talaga agad. Kasi, hindi mo tansya ang lalim. Kung gusto mo maganda palang gadget, sir, hanap ka ng 3D. Kung may pira ka naman dyan, Marentre, gusto mo bigyan kita ng pira. Kung gusto mo bigyan kita ng pira, pupuntahan kita, ibibigay ko sa iyo. Kung hindi ka makakuha ng 3D, bigyan kita ng 3D. Kung hindi ka makakuha ng 1 buwan, kung gusto mo mga original gamit, ano gagawin natin? Kahit 3D, sir, mahihirapan ka. Paano kaya kung may mga locator, electronic, saka mga homemade? Mahirapan ka talaga. Kasi hindi ganun kadali talaga. Tingnan mo yung mga 3D scanner dyan. Kung talagang one click pa yan, lahat na nakukuha na. Hindi ganun kadali, sir, ang talagang pag-treasure. Kahit may 3D ka, kahit may proton ka, kahit may humid locator, di ganun kadali. Kaya hanapin po natin yung mababaw lang. Masyado ka kasing excited siguro, sir, sa site mo. Pati yung YouTube channel doon pa ka nag-comment. Diba? Kino-comment mo pa sa YouTube channel na ganun-ganun. Ganun-ganun, pinapakita mo sa lahat na mas malakas doon na sa gusto mong bilihan. Kahit bilhin mo pa yun, sir. Kahit ilang bibili pa doon. Bigyan kita ng 5 buwan kung makakuha ka o hindi. Gusto mo, kung gusto mo, sir, pagka nakabili mo dyan, na mabili mo yung sinasabi mo na doon ka bumili, bigyan kita ng 5 buwan. Tapos pag-abot ng 5 buwan, sir, kasi kilala kita eh, kasi nagdito ko na sa akin, diba? Bigyan kita ng 5 buwan pag nakabili ka sa iba. Kung makakuha ka agad sa 5 buwan, bigyan kita ng regalo. Sa 5 buwan lang. Huwag kang mamayabang, sir, na lahat ng gamit na hindi gumagana. Mayroong gamit na hindi gumagana. Hindi ka lang talaga marunong gumamit. Yan ang naging problema. Kaya naabangan kita ngayong araw kasi gusto kitang makausap at tatawagan. Bakit hindi po kayo nag-online? Gusto talagang ipis-tupis tayo para usapan natin na tungkol sa mga gamit. Kahit bigyan pa kahit siguro kita ng Tesla, sir, na yung pinakamagandang gamit ng Tesla, siguro hindi ka pa makakuha. Kasi sobra kang excited siguro. Kahit naghukay, iniisip mo, barita agad eh. Tingnan mo, ilang taon ako bago ko nakabalik ngayon? Ilang taon ako bago ako nakadiscovery o glit? Matagal. Hapit 1 taon, di ba? Matagal. Hindi ibig sabihin na 1 buwan kuha ka na agad, 1 linggo kuha ka na agad. Hindi ganon. Lahat madiditik natin. Pero hindi natin makukuha. Bakit? Mayroon tubig, malalim. Di ba? Karamihan naging problema yung mga kasamahan natin. So huwag mong isipin na yung mga gamit natin na ginagamit, hindi yan gumagana. Ang naging problema, ikaw. Taga-Ipugao City, shout out sa iyo, sir. Alam ko, taga-Ipugao City kayo. Di ba? Batang-bata ka pa, nandyan ka pa sa mga, siguro mga 30 plus ka pa. Di ba? Sige, yung sinasabi mo na mas maganda pa doon. Sige, tingnan natin. Bili ka doon. Bigyan kita ng 5 buwan, sir. So, 1 buwan lang tayo. Bigyan kita ng 5 buwan muna sa pagbili mo sa iba. Pag nakakuha ka sa 5 buwan, bigyan kita ng 3D scanner. Huwag mo lang ako lulukuhin na bibili ka sa iba. Pupuntahan kita ng yung nakukuha mo. Yung talaga nakukuha mo talaga. Yung totoo. Diba? Kasi pag sinabi, oh, nakakuha ako sir, ito ng video, puntahan kita. Bakit? Di ba kita kayang puntahan? Puntahan kita. Huwag mong ibang mayabang yung ibang gumagawa. Kasi lahat dito, sir, ganito, sisiraan ka lang para makuha mong intention at bibili ka sa kanya. Kaya sinasabi ko sa iba, alam na mga customer ko dyan, itry nyo bumili sa iba. Lahat ko yan sinasabihan ko mga customer ko, bumili kayo sa iba. Wala namang problema sa akin. Sa akin, tutulungan ko kayo. Pero hindi ka marunong gumamit ng locator, sir, kahit anong gamit hinahawakan, wala talagang mapapala. Kung ganyang ugali mo sa pagtitiis, hindi ka na lang. Ninadamay mo pa doon. Comment-comment ka sa YouTube channel. Feeling affected. So, huwag ka lang sana magagalit. Di ba? Sabi ko sa iyo, bibili ka doon. Bibili ka doon sa kabila. Bigyan kita ng 5 buwan. Pag hindi ka makakuha ng 5 buwan,
anong pustahan natin? Ba? Kasi alam ko eh, ilang buwan lang tayo. So, sa limang buwan, pag hindi ka makakuha sa kabila, pag makakuha ka, bigyan kita ng 3D scanner. Usapan natin, isang balita pataas lang. Yung totoo, kasi puntahan kita eh, pag totoo eh. Magkano lang si Pugaw? Budget lang kita ng 10,000, abot na ako dyan. Oh, yeah. Bilis lang, airplane lang, mabilis. Punta na, dating na ako dyan. Alam kong address mo eh, di ba? Ando na yung address mo. May address ka dun. Nilagay. Oh, so, alam natin. Nakapirma ka dun sa LBC, alam natin yung address mo. So, wag mong lahat na mong sabihin na hindi umagana. Pati nga ako, sir, ilang beses ako nagdidetect. Hindi talaga makukuha. Hindi lang ako binibidyo. Kasi hindi mahirap talaga kunin. Kasi malalim. Pangalawa yung binigay sa akin ng mapa. Magkano yun, sir? 17 meters hanggang 2 meters na kami. Bakit huminto kami? May tubig yung site. Hirap. Mayroon nakaproduce doon na water trap. So, iwanan namin. Bakit magtatagal pa ko dyan? Marami pa naman na kumahanap. Ganun din yan. Kung mali ka rin sa paghawak ng locator mo, huwag mong pilitin yung sarili na pinaik. Kasi ganito kasi yan eh. Kahit hindi naging sign, pinaikutan nyo. Pag hindi umiikot, pinilit nyo. Kaya umiikot yan. Diba? Tingnan mo yung nakakuha ng ating mga customer gamit ng ating mga homemade locator. Kung picky pa yung ating nangyagamit, tingnan mo yung siyam na nakakuha ng ating homemade locator. Lahat yan ng customer, pinakita ko sa kanila. Na ito sir, ito na sila nakakuha, yan pinadala. Bawal lang tayo ng item. Diba? So ganun lang. Napakasimple lang talaga sir. Isa lang masasabi ko sa iyo, hindi ka talaga marunong gumamit. So, huwag isipin na ay hindi gumagana. Isipin mo yung sarili mo. Paano mo yan mapagana? Kasi sa milyon na tao, mayroon talagang isang, kung sa buhok ko pa yan, sa isang bulig sa Bisaya, mayroon talagang sa 10 pieces na buko, mayroon isang sira talaga dyan. Yan ang pinakamahirap. So, pag-aralan mo yan, sir, kung gusto mo makakuha ng treasure, kahit anong gamitin mo pa, kahit ipagamit pa yung 3D, di ka talaga makakuha. Akala mo, dahil madali gamitin yung 3D, mahirap gamitin yung 3D. Lahat na naging bato yan sa ilan ng solid rock, naging pula yan. Kaya sinasabi ng mga detection ng mga 3D scanner, metallic stone. Mayroon tayong mga na-detect niya na metallic, hindi tayo sinasabi na gold. Diba? Hindi talaga sinasabi na, mayroon tayong na-detect na gold. Hindi talaga din sinasabi yan na gold ang dinitik. Kasi pag sinabi yan, mahirapan talaga. Kaya ang sinasabi ng iba dyan, ito na-detect, mayroong metallic na-detect sa ilalim. Kasi pag hukay yan, tapos bato lang, metallic stone ang lalabas niyan. Ba? Metallic stone. So, metallic stone raba na ito. May uri ng metal na talagang madidetect ng 3D scanner, kaya naging pula. Diba? So, ganun rin yan. Hindi ibig sabihin na mayroon yung 3D scanner ka, so kukuha mo na agad. Kung mayroon nakawin ng ganyan, sir, siguro yung unang bumili ng 3D scanner, kahit presidente kayang bilihin yan. Diba? Tandaan mo, ang mayroon mga 3D scanner, gumagamit din sila ng mga dowsing rod. Gumagamit sila ng mga homemade locator. Bakit? Anong dahilan? Dahil yung mga homemade locator na yan, yan po ang naghahatag ng mga deposito. Search mo nang mabuti sa yung channel. Gumagamit sila ng mga talagang humid locator. Kahit mayroon silang proton, gumagamit talaga sila ng mga humid locator. Kasi yung humid locator, yun lang ang nakakatak ng mga deposito. Kaso lang sa humid locator, hindi niya malalaman kung gaano lalim. Hindi tulad ng proton, makikita niya lalim. Halimbawa, dyan yung matak yung humid locator. Tingnan mo ha. Panoorin sa yung channel yung iba. Gumagamit sila ng mga dowsing rod ng mga humid locator talaga. Pag dyan nakaturo, dyan sila gumagamit ng proton. Diba? Kasi pag gumagamit ka ng proton, lahat ng naging suspect, mayroon dyan. Mayroon talaga mga solid rock. Yung mga bidak tulad nito, kumikintab, sobrang tigas. Diba? So, ganun din yan, sir. Kahit anong gamitin mo, kung wala ka talagang tiyaga at wala kang pangarap sa sarili mo, wala. Huwag mong sabihin na hindi gumagana. Ano ba naging totoo nito, sir? So, naging totoo yan, sir, kulang ka talaga sa pag-aaral. Yan naging problema. Hindi ibig sabihin na makakuha mo. Kasi,
Mayroon talang customer na masyadong ambisyoso talaga sarili niya. Gusto makakuha agad. Huwag mong biglain. Hindi ganun. Di ba? So, huwag mong biglain. Mahigit isang taon din ako, di ba? Lapit isang taon. Araw-araw ako nagtitiits. O, di ba? Bago ako naka-swerte din. So, ilang taon na lumipas, higit isang taon na rin, di ba? So, ganun lang. So, yun lang guys, ating mga katiis din na lagi kong inaalala sa inyo. So, ito po binibigay ko talagang gunting idea sa inyo. Ito po yung siminto na to. Doon pa talaga sa loob ng, sa giveaways ito. Doon sa loob talaga ng bato. So, mayroong batong nakatapal bago yung siminto sa dulo. So, tandaan nyo yan. Tandaan nyo talaga na hindi ibig sabihin na kahit kinakatok mo pa ng maso, is malalaman mo. Kasi yung buta sobrang lalim talaga. Aabot siguro ng mga 2 feet. Yung tapal ng mata ng tarsier, ang lalim. Tapos yung buta sa gilid, yung bilog na bilog talaga, wala talagang nakadikit doon. Yung parang pinapasukan lang talaga ng simento sa loob, papunta doon sa ulo niya, ulo ng tarsier na yun. So, yun po ang naging karanasan ko sa bilang isang tiits na mayroon talaga mga ganyan. So, hindi ko ni-inspect talaga na yung ilalim nito, isiminto pala. So, binasag namin itong bato na to. Pero magkakaiba sila sa bato. Yung bato binasag namin is kulay brown. Kulay brown po siya. So, yung tinapal niya is makintab yan. Yan, makintab. Makintab po yan. So, tapos pag abot ng 3 inches, ito na po yung lumalabas, yung siminto. Yung tinapal po ay ng gibawis. Yan. So, yan po ang kaibahan talaga. So, sa pagtitiits, dapat talaga mapagmatyag. Hindi ibig sabihin na mayroon ka ng gamit, ay namayabang ka na makukuha mo agad. So, hindi ganun. So, swerte kung yung nakalagay dyan is nagmamadali talaga sila na pagbaon dyan. Diba, nagmamadali sa pagbaon dyan. Yung barita, nilalagay na lang dyan sa ilang kapal na lang yung barita ng gold. Nilalagay na lang nila sa mga 3 feet. Tapos naging buta sila, tinakpan na lang. So, yan ang pinakamadaling kunin kasi nagmamadali na lang sila. So, yan po ang kagandahan ng treasure site namin. So, iniwan ko sila doon. So, next day pa sila kasi hinahanap pa yung pinahanap po na isang box doon. So, pinahanap ko pa. So, hindi pa namin ang balita kung anong naging balita, kung nakuha ba sa dating treasure hunter doon. Kasi hindi, ayaw ko pumasok sa mga gubat. Kasi matirik talaga yung gubat. Parang dami ng mga ahas doon o mga bitin. Marami na doon. So, hindi na ako sumama. So, iniwan ko na lang, binigyan ko na lang sila ng pera para maging allowance nila sa pagtatrabaho doon. So, ito na po ang siminto sa gibawis. Yan. So, di ko lang sasabihin. Basta yan po ang siminto ng gibawis. Makikita, totoo talaga yung mga sinasabing ibang treasure hunter, yung mga dating treasure hunter. Dami talagang shell. Yan. Kulay pink yan pag araw. Yan. Yan, mga shell yan. Yan. Basag na shell yan, mga durog na shell. Yan, mga durog na shell yan. Ito. Yan. Mga durog na shell. Dinurog siya, hinalo ng masa, pinilata. Tapos tinakpan siya ng bato. So, yun lang guys. Maraming salamat sa nanonood ating video. God bless po sa inyo. Sana ay mapupulutan yung aral ng ating video ngayon para kung mayroon kayong madadaan ng ganyan is mayroon na kayong kunting idea. So, yun lang guys. Maraming salamat at God bless po sa inyo.